Vacation. Uy, oh. Ang bait naman ni Mrs. Lewis, ano? Hmm. Eh, biro mo naman, nilibre pa tayo dito. Paano mo nakilala si Mrs. Lewis? Di ba sabi ko nga sa'yo na nakilala ko siya doon sa palengke kahapon? Eh, nakita niya yung mga tinitinda ko yung nasa bote, yung bangos. Eh, binigyan ako ng puhunan. Tapos sabi sa akin, magtinda daw kami ng bangos. Eh, tuwa naman ako. Oh, so, natanggapin mo ba? Siyempre naman, ito naman, oh. Eh, naman ang nagiging problema ko, eh, yung puhunan. Eh, ngayon na meron na, ba't hindi ko itutuloy? Eh, kaya naman yung mayaman ng tao dahil sa pagninegosyo. At yun ang gusto kong mangyari sa atin. Para yung maman na yung maman na yung maman. Para? Alam mo, huwag mo natapusin. Kumain na lang tayo. Excuse me? Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ngayon mo lang inaayos yan, ha? Di ba nung isang araw ko pa yan binilin? Sorry po, ma'am. Bibilisan ko na lang po. Bagal-bagal yung isang araw ngayon palang gagawin? Ang bihira! Aga-aga naman, ang init ng ulo ng boss ko. Nakita ko si Laura nung isang araw. Yung kinagento ko sa yung kaibigan ko dati. Yung dating mong kaibigan? Bibsi, masaya siya. Kahit ganun yung mukha niya, nakapangasawa siya. May anak siya, masaya sila. Bakit ako? Ang unfair na nangyari sa buhay ko. Sabihin mo nga sa kanila, huwag silang tatamad-tamad. Ang oras na. Eh, ako yung Ben. Nagbenta ka ba? Oo naman. Salamat sa Diyos. Nakabenta. Ikaw, buti ka pa. Ito, setlog na naman. Oh, ay, napata tayo si Ken. Una na. Tricycle! Pagluluto ka. Naantay na ako na asawa ko eh. Oo. Dala, kuya. Pare ha, palengke bukas! Sige, ingat! Aga ka! Hindi ako papayag na ikaw ang masaya.